Pashneya. Brilyante ng tubig. Ano't dinala mo ko dito sa isang maliit na kusina? Ano? Ano itong mga to? Gusto mo kong paglutuin ng pagkain? Oh, sige. Pero kailangan ko munang magpalit ng anyo bilang isang tao. Handa na akong magluto, brilyante ng tubig. Challenging part lang dito yung pagtatanggal ng wrapper. Kasi masyado silang nakakapit sa isa't isa. So buti pa sila, 'di ba? Nakakapit sila sa isa't isa. Hindi katulad ng mga ex ninyo, nandoon, nakakapit na sa ibang tao. Iniwan na kayo. Welcome back mga kapeklat. Welcome sa ating YouTube channel. So ngayong araw, gagawin natin yung mga challenge na ano daw yung mga murang pagkain o ulam na pwedeng gawin ngayong nasa gitna tayo ng quarantine. So, ang gagawin natin ay isang ulam na pwedeng magtagal hanggang 3 weeks. Basta ilalagay lang sa ref. So, at syempre gagamitin natin yung mga pwedeng nakuha na natin dun sa relief goods na binigay sa atin. So, ito yung mga ingredients natin. Nakalagay dito sa aking mahiwagang basket. Yan. So, yun ang ating ingredients. Meron tayong itlog, bawang, sibuyas, carrot, sintamas, San Marino corn tuna. Kung ayaw niyo naman o kung hindi kayo makuha niyo sa relief, pwede niyo rin gamitin ang mga sardinas. So pamamaya, sabihin ko kung ano pinakain nila. At syempre, ang ating lumpia wrapper. Kaya naman, ang ating... So kaya naman, ang ating ulam for today ay San Marino lumpia. Pwede din namang sardinas lumpia. Okay, so simulan na natin. Siyempre dapat naghugas na muna kayo ng mga kamay ninyo para masigurado na malinis kapag tayo ay gagawa na o mag-prepare ng mga pagkain. Unang gagawin natin ay babalatan muna natin itong mga gulay na gagamitin natin. So gamit ang peeler. Tanan! Sa mga bata na nanonood at gusto magluto nito, kapag gagamit kayo ng peeler o anumang matatalim na bagay, kailangan ay humingi kayo ng tulong o gabay sa mga nakakatanda. Ayan, so pagkatapos nating mabalatan at mahugasan yung ating singkamas, carrots, at syempre yung ating sibuyas, ay gagayatin na natin ito. Gagamit lang tayo ng isang malukong na lagayan o bowl. Then, gagamit tayo ng pangkayod o yung parang pangkaskas ng keso. Tapos, yun, kakadkadin lang natin dito lahat. Tapos pag natapos yun, lalagay natin yung San Marino corn tuna. Okay, so ito, unahin ko yung singkamas. So,
So, yun na nga mga kapeklat, no? Pagkatapos ko magayat o makadkad itong singkamas, ang ginawa ko ay nilagay ko lang sa kamay ko, tapos pinsil ko para lumabas yung katas. Kasi hindi natin kailangan yung katas o tubig ng singkamas, kasi yun yung madaling magpapasira dun sa gagawin nating lumpia. Pagkatapos nun, ang isusunod naman natin ay ang carrot. So, diretso natin dito. Kasi napiga ko naman na yung singkamas. So, ano na ba yung mga ano, yung mga trip nyo sa buhay, mga kalokohan na nagawa nyo ngayong nakaka-quarantine tayo. Ako kasi, nabenta ko ng mga co-teacher ko. So, shout out nga pala sa mga single na co-teacher na nabenta ko na. Then, nagkaroon na rin ako ng online store kung saan nag-deliver ako ng mga tinda na hindi naman nila in order. So, wala silang choice. Ayun. Kaya kung lalawig pa ang quarantine, so siguro mas marami pa akong magagawa. Pero for now guys, kindly follow and subscribe our YouTube channel. Gagawa tayo ng marami pang mga dish na pwede ninyong lutuin. Yung mga mura lang at siguradong masarap. Isa nga sa naiisip ko, parang gusto ko rin gumawa ng meatballs gamit naman ang syempre sardinas mula kay Mayor. Pero diba, hindi naman porket sardinas is ganun na lang siya. Pwede nating i-level up yon. So, on our next video, yun ang gagawin natin. Sweet and sour meatballs sardines. Oh, may pangalan agad tayo. So, abangan nyo na lang yun, mga kapeklat. Pinatapos natin yan. Natapos ko na yung carrots. Ang sunod natin ay sibuyas. Sorry. Ito. Tanggalin ko lang yung ilang natirang balat. Sibuyas. Kitas ng sibuyas ay bawang. Siguro mas gagamitin ko itong mas malaking side. Para mabilis. Kasi yung sibuyas din naman, ayoko siya ng masyadong pino. Ayoko nung ganun. Ang trip ko yung medyo makakagat mo pa. So ito yung gagamitin ko. Lumalaban ang sibuyas. Sinasaktan niya ang aking mga mata. Pero kasi sa karian namin, sa Lireo, yung mga sibuyas doon, kusa silang nagkakadkad sa sarili nila. Ayun. Share ko lang, guys. Tapos, bawang. Yan. Actually, pwede na rin tayo maglagay ng garlic powder. Ako maglalagay ako mamaya ng garlic powder tsaka chili powder. Para lang mas malasa pa. Yung bawang. Tuloy na din natin. Siguro 2 to 3 pieces ng bawang yung pwede nyo ilagay. Depende rin sa inyo kung gaano karami. Pero ako, 2 to 3 pieces yun. Kasi 1 can lang naman yung gagawin natin. Hindi naman ang piyesta ng buong Lireo. So, tingin ko kasya na yun. Yan. So, pag nailagay ko na, then, ilalagay ko na ang San Marino Corn Tuna. Ayan. So, pa-sponsor naman po, San Marino Corn Tuna, Chili Corn Tuna. Yan. Mas gusto ko yung chili flavor kasi para maanghang. Pero maglalagay pa rin ako ng chili flavor kasi at chili powder, gusto ko yung mas maanghang eh. Pero nasa inyo naman, kung gusto nyo ng mild lang, ding eto lang. Kung gusto nyo ng wala palagang anghang, meron sila yung flavor na hindi maanghang. So, pwede din yun. Sorry. Kunin ko lang yung mga dinayat natin. Tapos, talagay na natin. Ayan. San Marino. Sabi ko nga, pwede naman tayong gumamit ng kutsara pag hindi lang kayo tinatamad kumuha. So, ayan na, nailagay ko na. Okay, so, ilalagay tayo ng isang pirasong itlog. Ayan. Okay, so, sunod ay maglalagay tayo ng pamintang pino. So, ito may nabibili naman na ganito, nakasashay na. Ano? Depende sa inyo, tansyahan na ito kung gaano kadaming gusto nyo ilagay. Ako kalahati. Tapos,
tulad ng sinabi ko, lalagyan ko ng garlic powder para lang mas malasa. Pero kung wala, okay lang din naman. Then, chili powder. Kasi mahilig nga po ako sa manghang. Ito yung itsura pag nailagay na natin lahat, tapos hahalu-haluin na lang natin. Okay, ayan mga kapeklat. So, natapos na tayo sa ating mixture of yung magiging palaman ng ating lumpia. So, ang ginamit natin ay San Marino. Pero katulad ng sinabi ko, pwede nyo rin gamitin yung mga sardinas na nakuha nyo sa relief ni Mayor. Ang gagawin nyo lang doon is tatanggalin ninyo yung pinakasabaw o yung pinakasarsa nun. Pero pwede rin kayo maglagay ng kahit konti para lang din may flavor pa yung gagawin ninyong lumpia. So, pag natapos to, ang sunod natin gagawin ay magbabalot na tayo. So, gagamitin natin ang lumpia wrapper. So, ito buti nila medyo mura pa to sa amin. 10 piso daw ang isang tanda. So, ang binili ng tatay ko ay 2. Actually, maganda rin ito kasi nga, katulad ng sinabi ko, pwede nating itabi sa ref. Tapos tatagal siya ng 2 to 3 weeks. Ayun. Tapos kapag nilagyan pa sa freezer, medyo malutong kapag ka pinrito mo. Nagawa ko na to before, sinishare ko lang sa inyo ulit kasi ayoko na maging dull lang yung kakainin natin before it quarantine. Is magsisettle na lang tayo dun sa mga relief na ibibigay sa atin. Pwede nating i-level up yun guys. Kailangan lang natin maging madishkarte. So, sa pagra-wrap natin, ang kailangan lang natin is lumpia wrapper, tubig, tapos yung peeling, feeling, kung saan kayo komportable. Yun. Yung palaman na ilalagay natin. So, ganito lang. Ayan, so, isang lumpia wrapper, kukuha lang tayo ng palaman. So, yung mixture na ginawa natin. Isang kutsara, pwede na yan. Tapos, ilalagay nyo ng pahaba. Ayan, mas ducks, mas bongga. Charot! Ayan. Tapos, ako ang ginagawa ko, kinuklose ko muna yung gilid. Ayan, so, pag naklose ko na yan, ilalagay ako ng tubig dito para dumikit yung magiging, yung part ng lumpia wrapper sa itaas ay maidikit natin. Ayan, tapos roll lang, roll and roll sa dulo, tubig ulit, para naman magkaroon ng closure. Ang hirap kasi kapag ka walang closure. So, tana, meron na tayong isa. Okay, next. Same process lang, ulit-ulit lang. Yung challenging part lang dito, yung pagtatanggal ng wrapper. Kasi masyado silang nakakapit sa isa't isa. So, buti pa sila, di ba? Nakakapit sila sa isa't isa. Hindi katulad ng mga ex ninyo, nandun, nakakapit na sa ibang tao. Iniwan na kayo. Gayon, pwede mo rin ihalo dito. So, isara ang gilid. Lagyan ng tubig mula sa brilyante ng tubig. So, ayan. And, ta-da! Ito na ang ating finished product. So, magluluto-luto na tayo. Kasi para maging malutong-lutong natin, dapat mainit na mainit yung mantika. Pero remember guys, lalo na sa mga bata. Ayan. So, dahil mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung mga lumpia na ginawa natin. So, ang gagawin nyo, kung ilan lang yung lulutuin nyo, o yung kayo maubos ng pamilya nyo, yun lang muna yung lulutuin ninyo. Then the rest, pwede nyo ilagay muna sa ref para mas magtagal pa siya. Ingat lang din kasi tumatalsik-talsik yan. So, ang bango lang. Naamoy ko na yung San Marino. Then, kapag medyo golden brown na yan, katulad ng ganyan, saka pwede nyo nang baliktarin. Ayan, so medyo golden brown na. And finish na yan.